Hello! Good morning! Welcome to Mami Chia Channel. So for today's video, ang isi-share ko sa inyo ay yung magluluto tayo today ng tokwat baboy with black beans. So inspired by my kumare na natikman ko yung kanyang luto. So sabi ko, gagayahin ko, magluluto rin ako ng ganito. Pero hindi ko papatikim sa kanya kasi for sure mas masarap yun sa kanya. And also for today's video, isi-share ko sa inyo yung personal tips ko on how I manage my own time. So isi-share ko sa inyo and I hope na meron kayong natutunan sa pagmamanage ng ating mga time. So simple lang yung mga kailangan natin para sa ating tokwat baboy. Meron tayo ditong tokwa. So mamaya piprito natin ito. And then meron tayong baboy. So kanina pinakuluan ko na siya ng konti para mas mabilis na siyang maluto. Medyo malalaki yung hiwa kasi ang intention is pang sinigang na baboy supposed to be. So hiwain na lang natin siya ng mas maliliit. And then black beans. So hinugasan ko na rin siya. So bali dalawang pakete ito na dalawang sachet ng black beans. And then, meron akong tomato, ginisa, and then yung iba pa nating mga simpleng ingredients. So, ito lang yung ating ingredients for our tokwat baboy. So, iprito na natin yung ating tokwa. So, napainit na ako ng mantika dito. Ilang ako, ma? Okay. Minamanage yung time ko despite na of being a mother and also I'm a full-time employee, no? So, and then meron din ako maliit na sari-sari store, no? Nag-gardening ako, nag-vlog-vlog ako, no? Pas pang tanggal ng stress. So, paano ko minamanage lahat ng ito? Prito na natin yung ating tokwa. So actually po, sa pagiging nanay pa lang, very challenging na siya kasi very demanding na yung time. So for example, no, yung nanay, naghuhugas pa yan ng puwet ng anak, no, lalo yung 4 years old, hindi pa siya marunong. Okay, so paano ko minamanage ang aking time? Tip number 1, ginagamit ko ang aking cellphone sa pagmamanage ng aking. So yan, nabaliktad na natin yung ilang tokwa. Pero yung tatlo kasi naiwan kanina. So yan pa lang siya. So ngayon talaga, yung cellphone, malaking help siya. Kasi halos hindi ito natin binibitawan. So sa cellphone ko, makikita dun sa mga calendar, ang reminders ng lahat ng meetings, lahat ng mga appointments, lahat ng mga kailangan kong gawin. Kahit yung pagbabasa ko ng libro once a month, so naka-alarm yan siya. Yung pag-pray, o kaya yung pagdudo ng vlog weekly. So, nag-a-alarm talaga yun sa cellphone ko kapag schedule na niya. So, sinusundan ko yun kung ano yung nasa calendar ko. And then, meron din ako sa cellphone na notes, yung mga notes, nakalagay dun sa mga notes, yung mga kailangan ko for the day, na kailangan kong gawin, kailangan kong mamili, kailangan kong ganito, kailangan pumunta sa ganito, no? So, nakalista lahat yun, pati yung kung ano mga meetings ko, basta kung ano yung kailangan kong ma-accomplish for the day, nasa notes yun. And then, meron din ako mga simple applications like Excel and Word. So, sa Word, nakalagay din doon kung ano yung mga kailangan kong mga detalye. So, naka-details yun doon. So, very helpful yun. So, may na-maximize ko yun para wala akong makaligtaan, wala akong makalimutan, wala akong ma-miss out. At saka, talagang ma-maximize ko yung time ko for the day.
So, sa pagiging mom, gaya nga ng nabanggit ko, very challenging and very demanding pagdating sa time. Kasi like, for example, no, nandyan yung magyaya ng anak mo, mommy, plate tayo, so hindi mo naman pwedeng hindi pagbigyan. O kaya, mommy, timpla ako ng dede, or mommy, hugas ako ng puwet, no? So, lahat yun ginagawa ko. And then, sa work, very demanding din siya kasi may mga people akong hinahandle, may mga meetings everyday, no? Then yung sari-sari store ko, demanding din siya kasi nasa retail siya, so mabusisi rin siya. So medyo mahirap, medyo challenging yung pagmamanage ng time. Pero I still consider myself as ano nga, very tamad pa nga, no? Very ordinary and a typical mom na meron pa talaga akong mapagagamitan ng aking oras na ma-maximize ko pa ito. So, itong ating pork, no, since malalaki pa yung diwa, hiwa-hiwain natin ng mas maliliit pa. Kagaya nito. Ayan, mga ganitong slice lang. Yan, na-slice na natin yung ating pork. So, ngayon naman, slice natin itong ating tokwa. Cubes. Pero wag naman masyadong maliit. So, tip number 2, I changed my habit, no? Before kasi, no, sinasayang ko yung oras ko sa social media, sa pagbabrowse ng mga posts ng ibang tao, and then sa mga telenovelas, sa TV, sa movies, so, tinigil ko na yon, no? So, ngayon, halos hindi na nga ako nakakapanood ng TV, no? Kasi, mas binibigay ko yung time ko sa mas kinahiligan ko yung panonood ng YouTube kasi mas marami akong natutunan doon, yung mga gusto kong recipe na matutunan, yung sa mga home improvements, sa gardening, no? So, lahat nandoon, kailangan mamili ka na lang. So, panonood ka lang doon, matututo ka. So, mas doon ako nagbibigay ng time ngayon kesa sa mga TVs. Okay, so tinigil ko na din yung modern chismisan. Alam niyo ba yung modern chismisan? Yung modern chismisan, yung nagchichismisan kayo sa chat, no? Kasi pinag-uusapan niyo yung kapitbahay or yung kamag-anak. So ayoko nung ganun. So, tinigil ko na yon. Hindi na ako masyadong nag-ano sa mga chats, no? Yung messaging, ginagamit ko na lang siya dun sa mga useful messages or sa of communicating with other people dun sa mga useful topics na mga may kapakipakinabang. Kasi chismis is a waste of time. Nahiwa na natin into cubes yung ating tokwa, pero may napansin ako nung paghiwa ko siya, nagkadurog-durog yung iba. Kasi siguro may mali ako sa process. Baka kailangan, before siyang iprito, ay hiwain na siya into cubes. So, next time na lang. So, naghiwa na rin ako ng sibuyas bawang. So, magsimula na tayong magluto. Changing habits from old habits to new habits para mas ma-maximize ko yung aking time. So, yung
bukod sa itinigil ko yung pag-watch ng Cardo Dalisay na walang kamatayan, so itinigil ko na rin yung pagtatambay sa mall kasi nga, di ba ngayon, maraming mga restrictions. Marami rin yung mga closed operations sa mall. So, yung mga pag-window shopping, yung buong weekend na pag-weekend looking forward ka sa na nakatambay kayo sa mall, nagpapalamig, nag-iikot-ikot ng mga bata. Eh, since hindi naman nakakasama rin yung mga bata, so wala na rin dahilan para lumabas. So, stick lang sa bahay, so mas marami akong nagagawa. So, tip number 3, I learned to say no sa mga invites, sa mga occasions, sa mga gatherings, kasi siyempre, medyo restricted din naman yun ngayon, at saka bawal, diba? And also, less din yung gathering sa bahay, no, yung mga handaan, wala na rin yung masyado, yung mga bisita, so wala na rin yung masyado. For the safety of my family na rin. Kasi mahirap na ma-expose yung mga kids, yung baby ko, yung mga bata sa ibang tao na mas maraming mga nakakasalumuhang tao. So, hindi, as much as possible, hindi talaga kami napupunta sa mga occasions, mga gatherings, except yung very, very important occasions, no? And also, natutunan ko yung eat and run. Yung eat and run system, yung tipong pagkatapos mong kumain, no? Saglit na saglit ka lang, siguro mga mahaba na ang 1 hour or 30 minutes na nagstay ka, kwentuhan, updates, and then run ka na. So, after eating, you run. Okay, so simulan na natin yung pamuluko. So, bali yung pinagprituhan ko, ito na rin yung panlulutuan ko. Binawasan ko lang siya ng mantika. Salisa lang to, bisayang sibuyas, bawang, itong pork, itong black beans, isama sa pagisa, and then, ito, ilalagay ito, yan, and then, ito, at saka yung mga salt, no, and then seasoning. So, laban na yun, okay? So, isimmer lang natin siya konti ng saglit. Mabilis na namang maluto yan kasi pinakuluan ko na yung baboy. Tsaka malambot na nga yung baboy din. So, sinimmer lang natin siyang konti na medyo matuyo. Tapos, saka na natin i-add itong tokwa. And then, nagtira nga ako ng dalawang tokwa para doon sa eldest ko kasi favorite niya ang tokwa. So, tip number 4 on how I manage my time. I delegate my some tasks, no? I delegate some tasks. Kasi syempre, dalawa lang naman tong kamay natin, ano? Hindi naman natin kayang gawin lahat yan. Kahit pagdating sa work, no? Kailangan marunong tayong mag-delegate, no? I-assign yung mga work sa ibang tao and then i-supervise mo or i-manage mo lang sila, i-check mo sila from time to time. Kasi hindi mo naman kakayanin lahat, no? Lahat ratrabahuin mo, eh baka wala kang matapos. So, ganun din sa personal, sa managing the household, I delegate my some tasks, no? Especially yung mga kuya, marunong na sila, malalaki na. So, sila na yung minsan nag-aalaga kay baby, lalo na pag nasa work kami. Marunong din sila sa mga household chores, tapos si Ayan. So, and then, yung husband ko din, no? So, very strong yung aking support system, no? So, hindi ko minamanage ng ako lang. So, tulong-tulong kami dito sa bahay para mas maraming magagawa, mas maraming matatapos. So, parang ganito lang yan. So, parang halimbawa, yung isang fast food chain, diba? Kung hindi marunong mag-delegate, halimbawa yung owner ng fast food chain, siya mismo yung magluluto ng burger, no? Baka sa isang araw, kung siya lang mag-isa, eh marami na ang 100 burger na maluto niya. Pero, kung mag-hire siya ng mga taong trusted, and then, de-delegate niya yung task, eh makaka-libo-libong burger siya. So, ganun din ako, no? So, in order for me to focus on more important things, I delegate some of my tasks or some things to others, no? So, tip number 4, so, dapat meron kang
strong support, no? Support team. So, pagdating sa work, dapat meron kang strong support team. Kasi otherwise, kung hindi dependable yung team mo sa work, ikaw ang gagawa ng lahat ng trabaho. At pag nangyari yun, ubos ang oras mo. So, ganun din sa household. So, si husband, children, lahat ng kasama sa bahay, dapat matuto rin sila na kagaya mo, mag-manage din ng time wisely. No? So, para isang team kayo. So, last tip, tip number 5, since na-recognize ko na meron akong limited time and limited resources and limited energy lang, so, mas nagpo-focus ako ngayon sa mga tasks na magbibigay lang ako ng 20% of my time and energy, pero yung output is malaki, 80% output or malaki, mas malaki yung output, no? So, kaya nagiging very selective ako sa mga tasks or sa mga gagawin or sa kung saan ko gagamitin yung aking oras. So, para sa akin, ang time ay para rin niyang money. No, kapag wini-waste natin yung time natin, para nagsasayang rin tayo ng ating pera. At kailanman ay hindi na ito babalik. So, ang motto ko na ngayon is, time is not gold. Time is actually money. Kasi ang gold ay i-convert mo pa into money. So, time for me is money. And just like money, I don't want to waste my time. Mukhang ito ay kanito na. Check natin. Ilagay na natin to. So, yun lang ang mga personal tips na maisishare ko sa inyo. So, ito ay personal ko lang. So, I hope ay makatulong ito na mag-guide sa inyo para ma-manage yung ating paggamit ng ating oras wisely. So, ito na ang ating tokwa at baboy, mga unata. So, thank you for watching. Kung bago ka sa channel na ito and I hope may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa video nito, please don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel, Mami Chia Channel, and follow me on my Facebook channel. Thank you and God bless, love and be loved. Bye-bye! Hindi ka na, hindi. Gusto ko chicken. 1, 2, 3, yeah! Hi! Eh, parang sa'yo naka-blue! Tayo dalawa blue. Naka-blue, you know. Hi, you say hi. Hi. Hi.